May gagawin tayo itong tikwo. Tikwo, ang problema nito ay lumalabas naman daw yung logo tapos namamatay. So tingnan natin. Yan, power on. Yan oh, lumabas na si tikwo, no? So napapansin nyo, dumidilim siya. Tapos yun, nawala na yung display niya. Okay, so titingnan natin kung marirepair natin yung ganitong problema. Depende ito sa design ng top board, sa design ng panel na ginamit rito. Mayroong nagagawa, mayroon namang hindi nagagawa. Okay, buksan natin. Okay, so ito yung kanyang model. Yan, Tekwo model 42 Smart. Okay, so ito yung gamit na main board. Yan, Smart na rin ito. Oh, Smart na rin siya. Yan yung gamit na main board. Mayroon siyang tikon na gamit na ganito naman. Parang pang Samsung, ano. Tingnan natin kung ano tatak na ito. Okay. So, yan ang kanyang tikon. So, gamit na top board. Mayroon siyang ganitong top board. So, andito din sa dulo yung kanyang gate. Gate signal, oh. Ayan. Si CKB1 hanggang CKB3. CKBB3. Okay. So, sa kabila, ganun din. Pero, sariwa pa naman yung kanyang source cup, hindi naman siya nagkaroon ng umido. Dito sa kabila, mayroon din tayo gate signal dito. So, nakalagay din yan mula CKB1 hanggang CKBB3. Okay. So, ang issue nito ay nagsha-shutdown. So, una natin gagawin pag ganito, maghahang lang tayo ng ribbon. Hahanapin muna natin yung side na may problema at doon tayo magpo-focus. So, try natin dito, maghang tayo ng isang ribbon. Tapos, testing natin. Titingnan natin kung magkaka-display yung kalahati nito at hindi siya magsha-shutdown. So, kung mag-normal yung kalahati nito, ibig sabihin buo pa yung isang side niya. Okay. So, pero kung mag-shutdown din yung kalahati nito. Okay. Wala. Wala siya ang display. Yan. Patay siya pag kalahati ang wala. Kahit puti, wala din. May backlight siya. Oh. May backlight siya pero nakahang yung isa natin. Tapos yung isa nakakabit, patay lahat. So, check natin yung supply natin kung normal. Baka nagpo-protect. Okay, check natin kung normal yung ating supply. So, mapapansin mo rito, Samsung nga ito, ano? Samsung to, may ilaw dito, may ilaw pa dito. So, may ilaw din dito. Okay. So, malamang kulang ang supply nito pag nakahang yung isa. No, hindi umiilaw yung ilaw niya eh. Yun, no? Okay, so kulang ang supply nito pag nakahang yung isang ribbon. Check din natin yung 12 natin. Tingnan natin kung stable. Tingnan natin kung stable yung 12 niya. Okay, bagsak yung 12. 7 na ang pumasok, you know. Pansin nyo ba? Ta ba? Yun. So, check natin yung BCC natin. May pumasok siya dito. 7 volts lang, ano? So, hindi siya 12 volts. So, bagsak nga pala ang supply nito. So, check natin yung 12 natin dito. So, 7 din yung supply natin dito, no? Mula dito sa main board natin ay 7 volts lang din yung supply. Taba.
Yun no, 7 lang. So bagsak ang supply nito. Kaya pala nakikita ko yung ilaw niya kumukurap-kurap din. So bagsak yung 12 niya. Okay. So maaring walang problema sa ating display, ang problema sa ating supply, bagsak ang supply natin. Okay. So buti na check natin kaagad. So balik na lang natin tong ribbon niya. Yan, balik natin 'to. Okay, so gagawin natin ay check natin muna yung supply nito. Titingnan natin kung sa supply issue nito or primary or secondary. Okay. So, yan, nakasaksak na yan. Bali, hindi muna natin siya i-power on. Bali, naka-standby lang muna siya. Check muna tayo ng supply natin. So, mayroon tayong 12, ano, pag naka-standby siya. Okay, so normal, may 12 volts tayo. Exacto sa 12 talaga siya. So, yep, ba't biglang bumaba nung nag-grounding tayo? Yan, 12 volts. Power on ko lang. So, nag-on na siya. Ayun, bumagsak siya ng 7 volts lang, ano? So, nag-on siya sa 12 volts, kaya lang bumabagsak siya ng 7 volts. So, sa mga ganitong problema, pwedeng nasa secondary issue or nasa primary issue. So, malalaman natin yan pag nag-step by step tayo. Gagawin natin sa mga ganitong problema ng unit ay unahin natin palit dito, try natin si Opto. Try natin palitan si Opto or check din natin yung circuit natin. Okay, so nakabunot na yan. Nakabunot na siya. So tanggalin natin si Opto. Actual natin palitan si Opto muna. Ito muna una nating palitan. Pag ganun pa rin, titesting natin yung feedback nito. Kung nasa feedback issue or primary or secondary issue siya. Okay, tanggalin natin yung opto. Hindi yata nakita yun. Okay, so yan, tanggalin natin yung opto. Okay, palitan mo natin yung opto coupler niya. Okay, so ito, mayroon tayo nahanap. So, galing din ito sa power supply. Yan, hindi lang natin makuha yung number, ano. So, sa opto kasi, pag nagpalit ako nito, hindi ko na tinitingnan yung number nito. Ito, nakalagay dito ay yan. Okay, so yung tinanggal natin kanina, sana ba? Ito yung tinanggal natin. Ito, B. Yan, yan yung number niya. Okay. So, try natin ito. So, yung may marking, yan yung ating secondary. Yan. Yung walang marking, yun yung ating primary circuit. Okay. Kita ba? Okay. Okay. So, napalitan na natin yung optocoupler. Try ngayon natin kung magno-normal ito. Okay. Saksak ko lang siya. Saksak. Okay. So, mayroon tayo na sukat na 12.01. Kanina, 12.00. Ngayon, 12.01. Okay? So, try natin i-power on. Titingnan natin kung babagsak ito. Yep, yan. Nag-backlight na yung unit natin pero napansin natin, no? Hindi bumagsak yung ating 12. So, ibig sabihin yan, gumagana yung ating unit. Yan. At mapapansin nyo, yung ilaw ng ating tikon ay tatlo na. Yun, no? Isa, dalawa, tatlo.
So kanina, isa lang kasi naghang tayo ng ribbon. Pero kahit nakakabit yung ribbon natin kanina, napansin natin hindi rin umiilaw lahat ng tatlo. Nagsha-shutdown siya. Kasi nga yung supply na pumapasok sa ating panel or T-con ay 7 volts lang. So ngayon, yung supply natin ay 12.02. Yeah, stable na siya. Pwedeng may picture na ito at walang problema yung kanyang panel. So akala natin kanina ang problema ng ganong set, ganong display ay panel problem or T-con. So nung na-check natin yung supply, bumabagsak lang pala yung supply niya sa 7 volts, kaya pati yung display natin naaapektuhan. Okay, so ang ginawa natin dyan ay nagpalit lang tayo muna ng optocoupler. So nung napalitan natin yung opto, yun, nakita yun naman, nag-normal yung unit. Okay, so testing na natin tong Tekwo natin. Tekwo. Ang problema niyan ay kanina, nakikita yun naman yung problema niya. So power on natin. Yun. So makikita nyo, full screen na siya, no? Wala namang guwit kanina, may gumuguwit pa yung kanina dito. So yan, lumalabas na yung normal na display niya. Yan. Okay, smart. Tagal yung loading. Pause muna natin yon. So lumabas na yung display niya. Okay na yung unit natin. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video. So